What's up guys? DBC Moro Vlog is here. Nagbabalik na naman tayo. Ngayong vlog na to guys, update natin sa RFI 17 band natin. Ayan. So kung napapansin nyo guys, hindi pa natin na-dispose or nalalet go yung RFI 175 natin. Dahil nga, nagdadalawang isip pa ako, wala pang kasiguraduhan na ilalet ko natin siya. So as of now, binalik lang na muna natin stock siya muffler, sa stock side mirror and stock visor. Yan, naka-full stock siya guys. So, parang nawawala na din sa isip ko guys, nailet go yung RFI 175 natin kasi nga, ang gustong-gusto natin na motor ay mahirap palang orderin. Which is yung NMAX 155. Pahirapan dito sa amin mag-order ng NMAX. Kaya, okay lang na i-stock mo na siya. Maganda pa naman siyang pang-service as of now kasi wala pang ipapalit na motor. Guys, itatry ko bukas na mag-vlog, moto-vlog. Try natin gumalagala dyan sa daan bukas. O kaya, baka bukas may lakad ako guys. Pupunta ako sa Narvacan, Ilocos Sur. May pupuntan lang ako, saglit. May kukunin lang yun. Gusto ko sanang ano guys, mag-motor bukas. Kaso nga lang, mabigat yung karga. Parang nasa isang carpet. Ang hirap naman pag kinarga ko dyan. Ang laki naman nun. Hindi ko alam kung ilang karton yun eh. Galing sa Hawaii guys, yung package na yun. Sana all. So yun, wala tayong may content. Bali, ina-update lang natin yung RFI 175 natin. As of noon, nandito pa siya. Hindi pa natin siya nile-let go yan. So yun guys, soon i-reveal natin yung KTM Duke 200 natin na ipapaayos natin. As of now, wala pa kasing pyesa. Matagal siyang na-stock guys. Nasa isang taon na ata kasi hindi namin naasikaso yung KTM Duke 200 ko. Yan. So, nandiyan pa rin siya guys. So yun, maraming nagtatanong sa mga previous vlog natin. Hindi ko alam kung bakit maraming curious sa mga naikabit or sa mga upgrades sa RFI 175 natin. Napakasimple lang naman guys. Hindi mo kailangan mag-conversion para malagyan mo ng upgrades yung RFI 175 na yan. For example, number 1 dito sa panggilid niya guys. Ang ginawa lang natin dyan is pinakalkal pulley, flyball 12, straight 12, pero ginawa ko, tinimplan ko 12-13. Tapos yung center spring niya, 1,200, clutch spring 1,500. Pagkatapos noon, anong natimplan na natin yan, in-upgrade naman natin yung shock absorber sa likod, Rihanna shock. Maraming nagtatanong guys, at maraming mga curious, ang sukat nito 310mm pang XRM125. XRM125 lang yan. Tapos yung stock exhaust natin, pinalit natin sa kaanak ko guys, yung stock pipe sa JBT para matry din naman niya. Tapos yung side mirror niya, binalik ko sa stock para maiba naman. Tapos dito, binalik ko din sa stock para maiba din. Tapos pinalit ko pala yung ano guys, pinalitan ko yung busina niya kasi once nasita ako ng HPG, sobrang lakas daw. Yun na naman guys yung update. Hindi ko alam kung bakit bawal yung ganung busina, yung P-horn. Yung P-horn natin, bawal daw yung ganung busina guys, napakalakas daw. Kaya sinadjust ng HPG sa akin nung sinita ako na, boss pwedeng ibalik mo muna sa stock kasi bawal yung ganyang kalakas na busina. Ayun, sabi ko, putik na yan. Binili ko ng ganun tong tapos tatanggalin ko lang din. Pero okay lang naman, dapat sumunod tayo sa batas. So ayan, as of now guys, kung nagtataka kayo guys, ang nakalagay lang dito is pulley, magic pulley washer. Yan, kaya medyo malakas pa din siya. Kasi guys, parang magasta siya sa gasolina. And guys, pakinggan nyo yung stock exhaust niya. Sorry guys, mamaya ko na palang andarin kasi yung susi na sa loob. Tamad akong pumasok eh. Yan. So ayan, i-update ko kayo bukas kung matutuloy ako makapag-gala bukas. Itatry natin. So ayan, yung bagong update natin. Okay guys, total walang magawa. Itry nga natin montage yung RFI 17 mag natin.
konting montage natin kasi nga wala tayong may content. Yung nga, itatry natin mag-motovlog bukas si Treko. Kung di ako matutuloy pumunta sa Narbacan Locosar bukas, mag-try ko na lang mag-content motovlog tayo. Punta tayo dun sa bundok, dun sa Likuan Bahay. Yan, so dito ka muna i-end guys. Please like, share, and subscribe to my channel, DBC Moro Vlog.